At ngayong umaga pong ito ay tayo ay muli magpupuri po sa atin pong Panginoon at pagpala at umaagos na biyaya po ng ating Panginoon ang sangsumaatin ngayong umaga. At nawa ang ating pong distansya sa isa't isa ay hindi maging hadlang upang itakas ang kanyang pangalan at patuloy na ang biyaya ng Panginoon ang patuloy na mag-umpong sa ating pong mga kaluluwa, sa ating pong mga spirito na nagpupuri po sa Kanya. Kaya tayo pong lahat ay aawit at po natin sa ating Panginoon na ang pag-ibig niya at ang biyaya niya ay sapat, ang kanyang habag ay sapat para ito ay hindi magiging, ang distansya ay hindi magiging hadlang para po sa ating pagpupuri sa Kanya. Kaya po tayo po ay aawit, tayo po ay magpupuri, at tayo po ay sasamba sa Kanya. Tayo pong lahat ay umawit, awitin po natin ang kami katagpuin. Makikimute po muna ng lahat. Maliban po doon sa kakanta po. May kopya na kayong kanta? Uy, may kopya na kayong mga kanta? Alam niyo na? Kayo lang. Mag-isip na. Atin pong awitin ang kami katagpuin. Narito kami nagpapakumbaba sumasamba sa isang Diyos. Nahanap kami kaligtaan ng iyong sumasamba sa iyong pagkilos at sa ibig ng bahay naging nadami kami katagpuin. Imaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Ang aming kaluluwa
Lahat ay magsitayo at ating pong pakinggan ang sinasabi po sa Biblia tungkol po sa ating panawagan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa ganang hapag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mapatindi nyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap para ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito, sa umagang ito, sa panahon, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, sa buhay at kalakasan na patuloy po pinagkaloob. Panginoon, salamat po at kami binigyan mo ng bagong buhay na patuloy namin gagamitin sa araw na ito, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ay narito po kami upang magsama-sama, Panginoon, upang ikaw ay aming itaas. Ikaw ay aming purihin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Pangunahan mo po kami, samahan mo po kami, patnubayan, gabayan, at pagpalain sa umaga ito, Panginoon, sa aming pananambahan. Bagaman, Panginoon, kami po ay magkakahiwalay, ay hindi po ito naging hadlang upang ikaw po ay aming sampayin, Panginoon. Nawa po sa umagang ito ay aming pagkapalain, Panginoon, sa pamamagitan ng salita, Panginoon, na isang patuloy na mapapigay sa amin ang kalakasan. At kami pong mga anak, Panginoon, ay patuloy po namin i-offer ang aming sarili, ang aming katawan, ang aming puso, ang aming mga talento, Panginoon, at lahat po sa amin ibibigay namin sa iyo upang ikaw po ay aming sambahin sa umagang ito, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, na kami po ay patuloy mong linisin ang aming mga sarili, Panginoon, upang sa pagharap ngayon, Panginoon, ay kami maging karapat dapat sa iyo, Panginoon. Panginoon, ito lang po ang aming iadalangin sa tayong pangalan ng iyong anak, Jesus. Amen. Pwede na po tayong mag-upo at ngayon po ay makakapakinig po tayo ng mensahe po ng ating Panginoon mula po sa ating magdagawa na si Brother Ed. Magandang umaga po sa inyo po lahat. Morning po. Good morning po.
Hiling niyo po ba ako lahat? Opo. Ali. Siyan po ako na Ate Lisa. Opo. Opo. Hiling niyo po. Hiling niyo po. Opo. Kaya Tin. Kaya Ate Bong. Kaya Rachel. Ate okay, Bibian, narinig niyo na po? Tin. Ali. Ali. Okay po, magandang umaga po sa inyo po lahat at nakakatuwa po kasi sapagkat bagamat po tayo po ay magkakalayo, pinipilit po natin na magkita-kita, bagamat hindi po tayo nagkakasama-sama, pero pipilitin po natin magawa ng paraan para po makapag-worship po sa ating pong Panginoon. So, katulad po nung binanggit ko po sa inyo nung last Sunday, ang church po ay kailanman ay hindi mawawala. Kahit po ilang taon po mag-lockdown, hindi tayo magkakita-kita, ay hindi po mawawala po ang church. Okay? Sapagkat ang church ay tayo po mga tao, bagamat po wala po tayong gathering na nagsasama-sama po tayo sa chapel, ay tuloy pa rin po yung ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. So kahit saan, pwede po tayong mag-worship sa Panginoon. So kahit po itong ginagawa po natin, magkakaiba po tayo ng lugar, kakalayo po tayo, ang importante, yung spirit natin ay nasa ating pong Panginoon. So we should worship our God in spirit and in truth. Yun po yung sabi po ng ating pong Panginoon. So it didn't matter yung lugar, di matter kung magkakahiwalay tayo, ang importante, wino-worship natin yung ating pong Panginoon sa pamamagitan ng mga puso po natin. Okay? At nung nakaraang Sunday, nagkasama-sama na po tayo, pero dahil po sa nakakalungkot po na balita, ay nagkaroon muli ng positive cases din po sa San Pablo. So, na naging dahilan para po mag-lockdown uli, hindi po makalabas yung bawat isa po sa atin. So, kaya patuloy po nating ipag-pray na maging okay po yung lahat. So, siguro nagtataka po kayo bakit nag-gather pa rin tayo o bakit ginagawa pa rin natin to, bakit tayo nagiging masaya pa din, nag-worship sa Panginoon sa kabila ng hindi pa tapos yung COVID, wala pang vaccine, may mga taong namamatay dahil sa virus. So, siguro nagtataka kayo bakit nagagawa natin magsaya. Kasi po, it is a matter of faith kasi mahalaga po yung pananampalatayan natin sa Diyos dahil ito po yung magbabago ng kaisipan po natin . So, kaya kung mapapansin nyo, para hindi tayo ganun ka-apektado dun sa virus. Although physically, hindi naman talaga tayo apektado. Pero yung isipan natin, hindi tayo ganun ka-apektado. Kasi meron tayong pananampalataya po sa ating Panginoon. At yan po yung gusto pong maintindihan po natin sa umaga pong ito. Ito po yung mensahe po natin na kailangan in a difficult times kasi, kailangan magkaroon tayo ng yung tamang pananampalataya natin sa ating pong Panginoon. Kaya po yan po yung ating pong mensahe po ngayon. Sana po ay nakikita nyo yung ating pong PowerPoint. Yan, medyo malayo po yan. Holding on to your faith during difficult times. Coming from Matthew chapter 14, verse 22 to 32. Okay. In times of difficulties, mahalaga po panghawakan po natin yung pananampalataya na meron po tayo. Okay? Napakahalaga po nun. Kaya po natin nagagawang maging masaya. Kaya po natin nagagawang magalak pa rin in times of this crisis, itong pandemic na to. Kasi meron tayong pananampalataya. Pag ang tao walang
hindi niya pinanghawakan yung pananampalataya niya, eh, baka mag-worry siya, baka mag-bother lagi siya, baka ano lagi isipin niya. Kasi hindi niya pinanghawakan yung pananampalataya na meron siya. So, mahalaga po yun na makita po natin yung ganong klaseng bagay. So, sa Matthew chapter 4, natin dyan yung makikita po natin dyan yung paghawak po sa pananampalataya sa ating po Panginoon. Kaya sabi po dyan sa ano sa verse 22 to 24, immediately Jesus said, Jesus made disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd. After he may dismiss them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Okay, so kung di po masyadong mabasa, please get your Bible. Buksan niyo po sa Matthew chapter 14, verse 22 to 32, na andun po yung ating pong passage kung hindi po ganun mabasa sa ano sa PowerPoint po natin. So, yan po yung ano yung sitwasyon. Pagkatapos sila Jesus Christ magpagaling, pumunta doon sa ano sa isang lugar, then pinasakay niya yung pinauna na niya po yung kanya mga disciples para ano para pumunta naman sa iba pang lugar. At ang nangyari, pinasakay po ni Jesus Christ itong mga disciples niya sa ano sa bangka, pinauna na po ni ng ating pong Panginoon. Okay, ito po yung nangyari. Sabi diyan, sa verse 25-26, during the fourth watch of the night, Jesus went out them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage. It is I. Don't be afraid. Okay, nung time na madaling araw ay nakita nito mga apostle ni Jesus Christ, may naglalakad sa ano sa ibabaw ng tubig. Kaya natakot po itong mga apostle ni Jesus Christ. Sabi pa nga nila ang multo, it is a ghost. At sobra po yung takot nila. Pero sinaway sila ni Jesus Christ. Pero yun yung sabi po ni Jesus Christ. Ha? Maganda po ito. Ito po yung sinasabi po sa atin ng ating Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, immediately said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. Mga kapatid, mahalaga po na ano marinig natin yung sinasabi ng Panginoon. True faith kasi, sa pananampalataya po natin, malalaman po natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon eh. Like for example, sa pandemic na to, siguro nag-worry tayo, nabalitaan natin nung nakaraang araw lang, meron muli nag-positive din sa San Pablo, tapos sumunod na araw, meron na naman. So, bali tatlo na yung nag-positive yan. So, marahil iba sa atin, nag-worry, maraming mga tao nag-alala, natakot, kasi hindi na naman ligtas ano hindi na naman ligtas lumabas. Pero ang sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos po sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya natin, sinasabi ng Diyos sa atin, take courage, it is I. Sabi ng Diyos, huwag kang matakot, sa akin to, akong bahala sa iyo, don't be afraid, sabi ng Panginoon. So kaya po natin pwede tayong mawala yung worry natin, mawala po yung pangamba po natin sa sitwasyon. Ito po, kapanghawakan po natin yung sabi ng Panginoon. So itong mga disciples na to, nakikita nila yung ginagawa ni Jesus Christ na miracles eh. Na-encounter nila yun, nakakasama sila ni Jesus Christ eh. Pero noong time ng difficult times nila, hindi nila alam kung sino yung malakad sa tubig. Sinabi ng Panginoon, don't be afraid, it is I. At yun din po yung gusto sabihin po sa atin ng ating Panginoon. Ang Diyos yung may alam, sabi ni Jesus Christ, ako to,
akong bahala dito sa ano, sa sitwasyon na to. So all we need to do is kailangan magkaroon tayo ng tamang pananampalataya sa atin. And then minsan sinasabi na ng Diyos na akong bahala. Minsan sinasabi na ng Diyos, huwag kang matakot. Pero meron pa rin tayong ano, meron pa rin tayong katanungan sa ano, sa buhay po natin. Tingnan niyo yung ginawa ni ano, ni sinabi ni Peter po sa ano, sa ating Panginoon. Tingnan niyo ha, sabi sa verse 28. Sabi diyan, Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Okay. Maganda yung ano, yung ginawang ito pong ginawa ni ano, ni Peter. Hindi siya agad naniwala eh. May ganun tayong thinking, di ba? Para pag sinabi ng Diyos na, ano, pag sinabi ng Diyos na, huwag kang matakot, aalisin ko yung COVID. Tapos nakita mo, meron na naman positive cases sa ano, meron na naman positive na ano, sa San Pablo. Tapos makakamba ka, Lord, akala ko ba, ano, ako yung bahala, aalisin mo yung ano, yung virus. Bakit meron na naman, ano, bakit meron na naman nag-positive dito sa ano, dito sa San Pablo. So may mga ganun tayong ano, kaisipan. At mahalaga makita din po natin yung ano yung reply po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ito po yung sabi ng Diyos kay Peter. Okay, sa verse 29 to 30, sabi niya, "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Okay. Yung sinasabi ng Diyos, anong sinasabi po natin sa Diyos? Lord, yung kailangan namin gawin. Ito yung sabi ng Diyos po sa atin. Okay? Mapit po tayo sa Panginoon. Kaya po everyday. Natin yung faith natin. So, problema na kinakaharap natin, kailangan meron tayong step of faith eh. Okay. So, una yon, kailangan makita sa atin yung, ano, yung pananampalataya na meron po tayo. At sa ito yung sabi niya, ano, ito yung kailangan tandaan po natin. Step of faith requires courage. Huwag natin pansinin yung nangyayari sa paligid natin o sa bansa natin. But I say na huwag sana yan maging dahilan para masira yung pananampalataya natin sa Panginoon o para hindi tayo magtiwala po sa Diyos. Kasi sabi ng Diyos eh, tinan nyo, sabi ni Jesus Christ sa mga apostle niya, kung meron ka man dapat, so we can grow in our faith and courage. May pagkakataon po talaga na pinadaan tayo doon ng Diyos sa storm,
pinapadaan tayo ng isa sa sobrang pagsubok, mabibigat na pagsubok, para makita kung sino talaga yung ano, o para palakasin yung pananampalataya na meron po tayo. Hindi tayo maghahanda, hindi tayo magkakaroon ng tamang pananampalataya. Mag-worry po tayo na mag-worry sa ano sa buhay po natin. So mga kapatid, dadaan po natin. We should have a step of faith sa buhay po natin. Sa bita ng pinagdadaanan po natin. Pangalawa, pangalawa lang po ito. Step of tayo eh, di ba? Na nating Christian, brother Edwin, tagal po na kayong Christian. Obviously, meron akong faith. Nananampalataya ako sa Diyos. Pero, nakakalimutan natin, we should have a step of obedience. Okay? Hindi, walang kwenta yung ano, yung pananampalataya natin. Hindi naman tayo sumusunod eh. Diba? That is faith. Ginagawa. So, paano yun? Anong nangyayari sa'yo, di ba? So, anong mangyayari sa ano sa bansa natin? So, kung wala rin pagsunod, hindi rin, ano, hindi rin mangyayari yung ano, yung gusto natin. Mga kapatid, gusto ng Diyos in times of power, difficulties, hold on to your faith, mga kapatid. Huwag tayong matakot at huwag tayo pong umasa sa sarili natin, hindi po umasa po tayo sa atin. And then last, sabi dyan, let your faith be bigger than your fear. So, huwag laging takot, huwag laging pangamba, kundi po pagkataon na muli ay nakita po namin ano po yung sinasabi po sa buhay po namin. Panginoon, hindi po namin kayang labanan ang sitwasyon po nito, ang pandemic po na ito. Kaya Panginoon, sinusurrender po namin sa iyo ang buhay po namin. Maging ang aming pong pananampalataya ay nasa iyo, Panginoon. Oh Lord, search me. You know my name. Even when I have been you, I know you love me. You go before me, you chill my way. Thank you, stand in His love. And when the earth fails, what's wrong my eyes? And you stand.
ato at sinabi ang sarong ito ang bagong tipan na pinag-tipay ng aking dugo. Gawing inamin ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakaan ngayon ng tinapin ito at iinom sa sarong ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. Na nakikita sa lahat. Ituloy po ang aming pagpupuri at pagkakasalamat sa iyo, sa iyong kagilaan, sa iyong pag-ibig sa iyong Panginoon. Panginoon, salamat po sa muli sa biyayang ito, Panginoon, ibigay mo sa amin. Salamat sa gift na ito at karoon din sa sacrifice ng iyong anak. Panginoon, kaya. Purin na Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga mayamang salita. Hindi po awitin Ay, pwede man na lang. Ang namin gusto makapangyari. Maraming makapangyari sa ito. The book of the month is Lee Chin Pao. Dito at kung ginawa ko pagsamba kasi po ay first time po natin itong gawin. Ano po? Lahat po tayo nababano pa. Kaya po sa susunod po siguro na po anong gagawin pagsamba at ito po ay recorded ano po at isisend po natin siguro sa YouTube. Pwede. At doon po yung mga siguro po titignan natin kung bakit magkakaroon tayo ng isang person para po sa ating special number. Ano po?
doon sa kanila. So, yun po ating pong offering po, mga kapatid, patuloy po natin. It's recommended kasi ang expenses po ng church ay dedicated po. Ano po? So, una, i-problem po tayo yung balis at yung Panginoon ng mga bagay na nagaling din ako. At God bless po sa inyong mag-asawa, tuloy po ang biyaya ng Panginoon sa bulod po sa inyong mag-asawa. Meron po ba tayong mga announcement sa ating bibiyan? Nagkaroon po ba tayo ng pagbibigay kay Sister Tinay? Oo. Po sa ating mga kapatid na nag-effort po at nag-load po makakain po sa online na pagsamba. Maraming pong salamat at patuloy kayong pagdaan ng ating ibang po lahat ay aawit ng ating po closing song sa akin po panalangin at benediction. Maraming po lahat ay aku bersaksiya sepimpo. Aku masuk pagi pita, aku menyayat pita. Sa'yo'y sumunda, wala nang ibang nanaisin pa, kundi pa salamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, ang pag-ibig mo. Walang ibang nahasakit ng pagpulan mo. Patuloy po nating ibigay po sa ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Father in heaven, glorify your name. Kung magpapakumbaba, kung lumalapit po sa iyo, sa amin pong pagsambahin. Ang iyong patuloy, Panginoon, na biyaya, Panginoon, ang siyang sumaamin at iyong kasapatan niyo, ang iyong walang hanggang pag-ibig, Panginoon. Namin sa iyo. Lord, patuloy po namin kayong sinasamba at patuloy po kayong sasabihin po, Panginoon, sa amin po mga buhay. Kaya po, Panginoon, nilalapit po namin ang amin po mga kapatid na may mga karamdaman, ang amin po mga kapatidak ng Diyos na patuloy na kumaharap, Panginoon, sa problema. Nawa, Panginoon, isamahan mo sila at patuloy na ilit pa, Panginoon. Patuloy samahan mo kami sa bawat araw ng aming buhay. Tatapak muli, Panginoon, kami sa isang buong linggo na hayaan mo ipagkatiwala po namin ang aming buhay sa iyo. Aming mga personal na pangalan ng Panginoon. Ang iyong mga Panginoon ang mangyari po sa mabuhay. Ibigay po namin lahat ng problema, ang isipin, ang lahat po, Panginoon, ng worries po namin ay sa iyo. At patuloy mong ingatan ang lahat na nagtatrabaho na kilang Diyos, si Ate Vivian, Panginoon, na expose po at wa, hindi po niya mayuugi ang karamdaman sa kanyang pamilya. Patuloy mong ipubli po, Panginoon, siya ng iyong malaking kamay upang ang iyong biyaya ang masumpukan, Panginoon, sa mga pagkakataon, Panginoon, na kailangan mula noon ngayon at magpakailan naman. Amen.
Thank you.